Hello guys, we have here the Boss ME80. Bagong bago pa. Ayan. As you can see, and then yung box niya, available pa din yung box niya. So yung mga plastic sa loob. Ayan yung gagawin natin, itetest natin. Kasama na po yung Boss original niya na adapter. Yan po, kung makikita niyo. Ayan. Right, please, para very basic lang yung gagawin natin guys. Input, guitar input saka sa mono guitar, and then power button. So yun guys, working. Okay po yan. Let's check yung mga sounds niya. Let's try. Okay. Anyways, so nasa manual lang tayo guys, nasa manual. So every switch nito mag-turn on, depende. Like ito sa amp, which is this one. Ito, yung ito, sa FX1 or sa compressor. EQ, which is this one. OD or distortion, ito, overdrive, distortion. Rev, which is this one, the reverb. And then sa mods, ito, modulation, and then delay. Yan. Yung memory, ito yung manual o i-memory natin, yung naka-save na siya, naka-save na each pedal. And now, let's start muna sa amp, which is this one, preamp. If you turn on natin yan, pwede natin siya ilagay sa clean, acoustic, AC, crunch, pero as of now, lagyan natin sa clean. Gitna natin lahat ng gain, bass, treble, level. So, maririnig nyo na. Yeah. Again, yun natin ng this one. Lang. May nagaano kasi. May dumadaan na okay. Lagyan natin sa compressor guys. Either sustain. Ito, i-adjust natin yung sustain, yung attack, yung level. Yan. Na-compressor na siya guys. Pwede rin sa pwede rin pa kapila, opposite wa. Pero asok na lagyan na rin sa compressor. Marami siyang pagpipilian dito guys. Marami. Kasi marami talaga. Baba natin yung sustain at yung attack level. Yan. So now, okay na siya sa akin. Now let's go to the EQ. Ito.
which is this one. If we turn that on, masyadong mataas yung level. Pwede natin dito lagyan ng phaser, tremolo boost, delay, chorus, and EQ. So now, lagyan na lang muna natin sa EQ. So far, happy na ako dyan. And then, let's go this one. Switch, which is from this OD. Lagay natin sa tube screamer. And then drive, konting drive, konting drive. And yung level medyo on. Ang malakas. So yung difference is... Ayan. Pwede natin lagyan ng konting dirt yung drive patasan natin. This one is the reverb. Tanggalin natin yung reverb. Again, in the room, we have hole and spring. Gusto ko spring, konting spring. Simula. Meron. Yun. Ayan na natin sa hole. Now, let's go to mods, modulation, try natin ilagay sa akunting univibe. Dito din pwede natin ilagay delay, univibe, rotary, harmonist, pitch shift, vibrato, chorus, tremolo, flanger, phaser. And then ito yung mga adjustment niya. Konti lang, gusto ko yung konting univibe lang. Ayoko pala ng unified bass. Ayun natin sa chorus. Konting chorus. Yan. Saddle lang yung sound ng chorus. And then lastly, the delay. Yun. Kaya pala ang lakas pala ng feedback. Ayan, yung time, level, huwag masyadong. Ayan. Thank you.
if ever ayaw nyo ng EQ, pwede nang i-turn off. Ayaw din nyo ng reverb, turn off. Ayaw din nyo ng delay. Chorus. Tube screamer. Compressor. So, bale, naka-off lahat. Turn natin on lahat ulit. So in short, para siyang naka-analog yung style. Pag naka-manual, naka-on lahat, i-on or i-off mo lahat yung switches. Again, ito yung sa amp, compressor. This is for the EQ, this is for this one, ito for this, at this one, reverb, modulation, and then yung delay. So yun guys, sana na may natuto ko yung kahit konti. And then, this is also available in our T-Hunter Facebook. Check nyo dun po sa amin, and PM us guys, kung gusto nyo i-purchase yung item na po ito. And yun lang po, salamat!